Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa inyo. Ako si iSolo Traveler na bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Hiling ko po ang pag-iingat ng bawat isa sa inyo na sana ay ingatan kayo ng kung may kapal sa inyong pagmamaneho. Makarating kayo ng mapayapa at ligtas sa inyong mga patutunguhan. Ibabahagi ko sa inyo ang aking ride papunta ng Batangas City. Kasalukuyan kong binabagtas ang Tagaytay na Cebu Highway dahil ito po ang pinaka shortest and easiest route papunta sa Batangas City. Ang dadaanan ko po ay Talaka. Dadaanan ko rin ang Agoncillo at dadaanan ko yung Lemon. Dahil ito lang po talaga ang pinaka easiest route papunta sa Batangas City. Dadaanan ko sa may Calamba, Santa Rosa at dadaanan ko ng Turbina at San Diego Mas ay napakalayo. Kaya susubukan po natin makadaan sa Lemery kung maaari po dahil ayon po sa anunsyos na mula sa ating mga tagapagpahayag ay karamihan sa mga parte ng Batangas ay lockdown. Ibig sabihin noon wala nang pinapayagan na makapasok pa sa mga lugar kung saan ang 14 kilometer danger zone ay nasasakupan ang mga bayan-bayan ng Batangas. Isa na po dun ang dadaanan ko ay ang Lemery. So sana ay makadaan ako doon sa kalima. Halika at samahan niyo akong lakbayin ang napakagandang kalsada na ito ng Tagaytay na Cebu Highway.
Napakasarap talaga mag-drive dito dahil nga sa napakagaling ng panahon ngayong araw at walang masyadong ulap. Napakaganda ng panahon kahit dito ay medyo may sikat ang araw at mainit, pero malamig po ang lugar na to dahil medyo elevated na siya. So tignan nyo naman, napakaganda ng kalsada. Napakasarap mag-drive dito sa lugar na ito ng Tagaytay. Sana ay dumaan din kayo dito at marami rin pala dumadaan dito ng mga riders patungo sa Batangas dahil dito po yung pinaka na the best na route papunta sa Batangas. Hindi siya masyadong as in wala talaga siyang traffic maliban na lang sa mga maliit na bayan o barangay na dadaanan. So itong kalsadang to ay kakaliwa tayo. Itong road na to ay Diokno Highway. Yung kaliwa, yan ang pupunta ng Kalaka at Lemery. At yung dire-diretsyong yun, yung doon, yun ay pupunta ng Nasugbu. So dito tayo ngayon sa shortcut route papunta sa Batangas City. At ito nga yung binabay-bay ko ngayon. Ito ay ang Payapa Road din tawag nila rito, pero Diokno Highway or Payapa Road, isa lang po yun.
feeling pagka dumaan ka dito. Walang traffic. Free mo, malaya mo, maitatrate lang yung motor. At sa bandang-bandang unahan, dito na tayo mahaharang. Ito kalakap pa itong binabaybay natin na to. Part pa siya ng kalaka. Nga pala pag Sunday na kayo ay napadaan dito, marami rin dito ang gumadaan mga riders na grupo sila. Yung po pala yung ito pa lang domain Lihar din, kaliwa na yan. Yan dito ako nagkuha ng time lapse diyan sa kuha na yan, sa may batong yan. Napakaganda mag-chill, lalo na kung kasama mo dito or kaangkas mo dito ang iyong mahal sa buhay o yung asawa mo o anak mo or girlfriend mo. Napakasarap dito ang drive. Kita nyo naman, napakaluwag. Kaya kung kayo ay mga riders din na gustong tumaan sa kalsadang to, napakasarap dito mong drive. Kita nyo naman ang kalsada, napakasmooth. Asphalt kasi siya, kaya yung goma nyo dito ay walang kaproblema. Kapit na kapit ang goma ng motor mo dito. Yun naman sa kabila, oh. Actually, itong kalsada to ay itinayo siya, ay ginawa siya sa ibabaw ng bundok. Yung nakikita mo kabilaan ay slope. Dahil ito mismo kalsada ay nasa
gitna ng bundok. Laya pang nakakadaan dito yung mga sasakyan, pero pagdating sa banda ng Lemery, doon tayo ay maharang na. Pero hayaan niyo muna ang samahan ako hanggang sa makating natin yung Lemery. Yun ang boundary niyo, yun ang Lemery. Yun ang Lemery yung nadaanan nating boundary. So yung tinatahak natin ngayon ay sakop na siya ng Lemery. So sa banda unahan lang, tayo ay mahaharang na ng mga pulis dahil nga sa ipinagutos ng ating General Danao na lahat ng mga papasok sa lugar ng Lemery ay hindi na papapasokin dahil nga sa ito ay hagip ng 14 kilometers danger zone. So kahit na ano pang pagpupumilit ng bawat isa, hindi talaga pwede. Riders, para sa gayon na experience nyo naman ang ganda ng lugar mo. Yon, dito na tayo ngayon sa may checkpoint. At yan nga, may mga sasakyan na hindi na nakapasok, marang hindi na sila pinatulog. Ayan. Ito yung isang pulis na nagsabi sa akin na hindi na ako pwede dahil nga hindi na po pwede. Wala tayong choice, kundi dumaan doon.
ito naman yung isang rider na papunta ng Mindoro, dahil taga Mindoro daw siya. Napagkasundo namin dalawa na dadaan na lang kami sa may Santa Rosa, Calamba, Urbina hanggang sa marating namin ang Batangas. So kung bakit nila lockdown itong Batangas dahil nga sa napakalapit nito sa bulkan. Medyo elevated talaga siya kaya malamig dito. Dito po ay walang lockdown. Ito nga si, hindi ko nakuha ang pangalan nitong isang kasama ko sa inaasahan ko na siya ay my ways may map. Naku, hindi rin pala marunong gumamit ng map. So bumalik na kami dahil nga siya yung pinaka my ways na sabi niya ay hindi naman pala marunong gamitin. So tinignan ko yung cellphone niya, hindi naman pala gumagana yung waves. So ay nayaan ko na siya, nang convoy lang ako sa kanya. So ito na nga, pabalik na kami sa Tagaytay na Cebu Highway. At ito na nga, yung Tagaytay na Cebu Highway. Sa pakaliwang yon, yun ang nasa Cebu. Itong road na to ay papunta ng Tagaytay. At papunta rin ng Amadeo, Silang, o Tagaytay Heights. At papunta doon sa may People's Park. Dire-diretso lang. So ito, hindi ko siya inuunahan kasi siya nga yung aking pinaka-guide. Kasi hindi nga ako gumamit ng cellphone, tinitipid ko yung charge ng battery. So dahil siya naman ay alam daw niya kasi taga Mindoro naman ito, so hinihahan ko na. Hanggang sa dito na lang at lobat ng aking GoPro.
Hello mga ka-solo riders! Ngayong araw na ito ay binabaybay ko naman ang Batangas Highway. Dahil pabalik na ako sa Cavite. So umalis ako ng alauna 40 sa Batangas City at nagdahan-dahan na akong mag-travel. Maganda rin kasing travel ng gabi at walang traffic. Ayan nga, napakalinis naman ang kalsada dito. Na lang syempre, ang risk ng pag-travel ng gabi ay yung na any possible na mga dangerous kalsada katulad ng asong tatawid, pusa o anything na maaaring maganap sa kalsada lalo na paggabi dahil ang visibility ay hindi katulad ng sa araw at malamig ang panahon, nakaka-enjoy mag-drive lalo pa kapag kayang walang traffic. Very smooth ang aking travel. So, pagbalik ko, dinaanan ko yung ibaan. Siyempre, pag may ibaan, dadaan ako sa Lipa, sa Malbar, sa Tanawan. At Kalamba at sa Turbina. Sa Tutomas ko pala dinaanan ko Turbina at saka papunta na ako ng Santa Rosa. Pagdating ko sa Santa Rosa, naibay ko naman ang kalsada ng patungo sa Santa Rosa Tagaytay Highway hanggang sa marating ko na yung Amadeo, which is pas pinakamabilis na ruta ko. So dadaan ako sa Dasma, dadaan ako sila, so mahirap doon dumaan dahil walang masyadong ilaw at saka maraming ham sa dadaanan. So dito ako dumaan ngayon sa Santa Rosa Tagaytay Road, kaya narating ko ang Amadeo na wala pang isang oras mula doon sa Santa Rosa. Kala kagandahan talaga sa gabi dahil walang traffic, bagaman maluwag, pero yun nga yung risk ng yung danger ay nandan, pero ingat lang din sa pag-drive talaga hanggang sa natin kong Amadeo. Tuloy-tuloy na ako hanggang madaanan ko ngayon yung hanggang Gentry at makabalik na ako sa Rosario at maging maayos naman ang aking biyahe, bagaman yung bandang Laguna ay umulan at talagang yung visibility ng aking salamin ay ang aking mata ay natakluban dahil nga nakasalamin ako. So kinailangan kong huminto para punasan ang salamin ko ng pasahan, pero hindi rin siya nagtatagal dahil nga pagka tumatakbo ako, tinatamaan siya ng ulan yung salamin ko, so nawawala talaga yung visibility ko. So ginagawa ko ngayon, ibinababa ko na lang yung salamin ko at tinahayaan ko na lang na tamaan ang ulan yung mata ko. Kaganda lang kasi pagka yung mata mo, kasi pare siyang yung ating mata, yung taklob ng ating pupil ay para siyang wiper. So i-blink mo lang siya, lilinaw na uli kahit tamaan ko man ang ulan. Danger lang doon.
Siyempre kung ang ulan ay madumi, umaalikabok or may buhangin. So, napakadelikado rin. Pero, makarating naman ako sa abi ng maayos, safe, at first time kong dumaan pala sa highway na ito na nakamotor. Usually, nung dati na pumupiyahe ako dito, nagbabas lang ako. Kaya, wala akong experience pa sa runod sa kalsada nito. Pero ngayon, katulong na rin ang aking Google Map. Na talaga napakalaking tulong. Hatid naman ako ng, na-guide ako ng Google Map sa aking destination.
Thank you.
ilan po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panood sa aking video. Maglalambing lang po ako sa inyo kung hindi pa kayo subscriber, please subscribe naman po sa aking channel. Support din naman po ang aking channel at share niyo po itong aking video. Like niyo rin po. Ayun lang po aking link at maglalambing sa inyo. Sana po ay nagustuhan niyo ito. Maraming salamat sa inyong lahat, mga solo rider, kayo mga solo rider or viewer lang. Salamat ako sa inyong pag-subscribe, pag-like, at pag-share sa aking video. Maraming salamat sa muli. Ito po ang inyong iSolo Traveler. Sabi na, isang magandang araw sa ating lahat.